Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas, Balita TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas Balita TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni Pinas Balita TV. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng balita na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kapapasok lang ng balita kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na ginisa ng husto ni Congressman Marcoleta ang mga officialis ng SSS sa pagdinig sa kamera dahil sa samot-saring reklamo ng mga miyembro ng naturang ahensya. Kapansin-pansin din ang tila nakakakulang lang o nakakalulang milyon-milyon na sweldo ng mga official sa SSS, samantalang kakarampot lamang natatanggap ng mga pensioners ng mga miyembro nito. Taghain na nga. Nako ha, grabe ha, nako SS. Ha? Pinakita no, malaki ang kanilang mga sinusweldo pero tama naman, kakarampot lang ang ibinibigay nila sa mga nagko-contribute dyan sa SSSS. Para sumobra ako ba? Sa SSS. Ayan, no? Nako. At pasalamat tayo, merong isang Cong Marcoleta na nag-aasikaso niyan at nakasilip ng ganyang klaseng butas. Mantakin nyo, matagal nyo nang niloloko ang mga taong bayan. Ano ba naman yung mga ahensya ng gobyerno, Marijosep? Grabe kayo, sobra kayo magpasakit sa sa lahat ng mga tao. Mantakin nyo, nagpapakahirap sila na mag-contribute dyan sa SS tapos ganyan lang, Marijosep. Ng panukalang batas si Congressman Marcoleta upang maproteksyonan ng mga kawawang miyembro laban sa mapang-abuso ng mga buwayong officials ng SSS na patuloy na nagpapahirap sa ating mga kababayan lalo na sa mga senior citizens. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick nyo rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, viral trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang walang pagdadalawang isip na binanatan at ginisna ng husto ni Congressman Marcoleta ang SSS dahil nga di umano sa lumalabas sa balitang sobrang lalaki daw di umano ng mga sahod ng officials ng SSS, ngunit ang ipinamimigay daw di umano nilang pensyon sa mga tao lalo-lalo na sa mga senior citizens ay talaga naman daw nakakarampot lamang. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Senator Marcoleta, mabuhay po kayo, God be with you po. Maging instrumento po kayo ng Diyos para matulungan nyo po ang mga kawawang miyembro at maputol na po sa sabuatan ng mga buwaya at ng pagsamantala ng mga taong tiwali dyan sa SSS. Tama. Kaya nais nila laging magdagdag ng contribution kasi sila ang binubuhay ng mga members ng SSS at pinagkakakitaan ng dagdag sa pensyon. Malulugi daw ang SSS pag nagdagdag ng pensyon. Kaya malulugi talaga ang SSS dahil sa inyong mga katiwalian ang gusto ninyo, kayo ang magkamahalang salapi. Ginagamit ninyo na lang ang mga pera ng mga members para sa inyong kapakanan. Nagbubuhat milyonaryo kayo samantalang ginigipit ninyo ang mga miyembro. Opo, yung anak ko nga po na lalaki na bawas pera o yung kailangan niyang umutang, maraming mga papel na hinahanap. Tapos pabalik-balik, tapos si isang anak na kung hindi ka umutang, sa isip ko lang ngayon kung paano makakakurakot ang mga yan. Siguro ng mga taong gustong umutang, mahirapan nila para umatras. Pero ang gagawin nila, ipo-full out nila yung inutang ng tao. Pero ibulsa na lang nila, yet walang utang na tao, pero kinukuha na nila ang pera. Kumbaga, tapiyasan nila yung magkano ang halatang inutang sana namang customers. Yun ang nakakurap nila kasi nagbaback up na ang customers ng utang sa inis. Pero pinapasample sila ng kumobra kung sino man ang Windows person doon. And mantakin mo, no?
pinadadagdagan nila ang contribution sa SSS pero sila ayaw nilang dagdagan ang ibinibigay nilang pensyon sa mga pensioner ng SSS. Diba? Halos ako saksi, diba? Maraming mga seniors ang mabababa lang yung nakukuha. Diba? Ayaw nilang dagdagan kasi sa bulsa nila napupunta yun eh. Noong mga official dyan sa SS Mariosa pa lang kayo. Mantakin nyo, pinapahirapan nyo yung taong bayan sa ginagawa nyo. Unang-una, PhilHealth. No? Ngayon, SSS. Ano ba namang mga ahensya ng gobyerno? Kumbaga, sumisingaw na ang inyong mga baho o sa inyong mga ginagawa. Grabe naman kayo. Diba? Yung SSS na yan ay importante yan sa mga senior citizen. No? Lalo na, syempre, hindi na sila makakapagtrabaho. Yung iba dyan na aasa. Diba? Malaking tulong sa kanila yan. Tapos ganyan lang ang ginagawa nyo. Kung kayo humihingi ng mataas na kontribusyon, dapat is dinadagdagan nyo naman yan. Diba? Eh wala eh. Kung pansarili lang ang iniisip nyo, hindi nyo talaga gagawin yung ganyan. No? Kaya pasalamat nga tayo ulit at mayroong isang Cong Marcoleta na gumigisa sa ganyan. No? Nagtataka nga ako kung bakit hindi nanalo si Cong Marcoleta sa Senado. No? Sana mapagbigyan si Cong Marcoleta na makapasok sa Senado at para talagang maipaglaban niya yung hinaing ng mga taong bayan. Essentially, Mr. Chair, this particular measure seeks to amend Section 8, Paragraph J of Republic Act 8282 by way of inserting another exception to those already provided under Republic Act 8282. I have already provided the qualifications for this exception, Mr. Chair, more particularly by being able to describe the peculiar characteristic of these employees of a foundation or association or a corporation organized and operated exclusively for religious purposes. There are qualifying elements, Mr. Chair. For example, they perform duties fully, directly, and solely for religious activities. Also, said employees that are being sought to be exempted from the coverage of the SSS law are active and devoted members of these religious entities. And also, finally, the entities, meaning to say the religious organizations or foundations, are providing basic amenities like housing and medical services. These are the peculiar characteristics of the employees of such institutions which the bill seeks to be exempted from the purposes of SSS coverage. That is the sole objective, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. Okay, I would like to ask if Congressman Tanchay is here. Okay. She is not present, Mr. Chair. She asked that I will be the one to sponsor our bill, House Bill 175. Thank you, Congressman Marcoleta. It's well taken by this committee. So we would like to ask the position of the SSS. Attorney Cruz, you're virtually recognized. Mr. Chair, may I ask our colleague from our legal division, Attorney Vicky Garong, to present the position of SSS. She is here now in this call, Mr. Chair. Okay. Attorney Garong, you're virtually recognized. Good afternoon, Mr. Chair, good afternoon, your honors, and everyone. I'm Attorney Maria Victoria Garang of the SSS Legislative Affairs Department, and thank you for inviting the SSS to this meeting. As to HB 175, which seeks to exempt or exclude services of employees or workers in religious entities from SSS coverage, the SSS expresses strong reservation to this proposal since we find it inconsistent with the state policy to protect labor and promote the welfare of workers. As comments, we have the following. First, the trust of the state is to provide universal social security protection to all workers. The mandate of the SSS is to provide social protection and to SS benefits such as maternity, sickness, disability, old age and death benefits as well as unemployment benefits to its members and beneficiaries. The mandatory SSS coverage is based on the 1987 Constitution, particularly Section 3 of Article 13 on the protection of labor and promotion of social justice. And membership in the SSS is in compliance with the legal legitimate exercise of police power of the state, wherein the employers are mandated to report their employees for coverage and remit the proper contributions on their behalf to entitle them to benefits. Second, the workers' coverage is compulsory to all employees regardless of status and tenure. Hence, the
employees of religious entities must also be covered. And lastly, no less than the Supreme Court held that employees of religious and charitable institutions cannot be excluded from the coverage of the SS law. This is in Roman Catholic Archbishop of Manila versus SSS in January 1961 and reiterated in the newer jurisprudence, the Salvation Army versus SSS, dated September 15, 2021. Those are our comments, Mr. Chair. Thank you. Okay, thank you, Attorney Galo. Okay, I think on SSS only. Okay, Congressman Marcoleta, you're recognized. Mr. Chair, may I reply to the comment of the legal officer of SSS? You're recognized, Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. I have no quarrel with the comments made by the legal officer of SSS. Because precisely, Mr. Chair, before Republic Act number 1161 was amended by Republic Act 1792, the service performed by employees in the employ of organizations or foundations or institutions of religious or religious in nature, these are provided by the law previously, Mr. Chair, most notably Republic Act 1161. However, these were deleted by the following Republic Act, which became effective in 1957. I'm referring to Republic Act 1792. And also, under Republic Act 8282, these employees, subject matter of this bill, Mr. Chair, were also excluded under the coverage of this law. That is why the jurisprudence cited by SSS are correct. This is the reason why we are introducing an amendment to 8282, Mr. Chair. Basically, this bill seeks to restore the previous exception granted by Republic Act 1161. Meaning to say, ibabalik lang po natin, Mr. Chair, yung dati nang inilagay na exception under Republic Act 1161. Kaya kung mapapansin po ninyo, the intention is to add another exception under Republic Act 8282. Magiging lima na po sila instead of four exceptions, Mr. Chair. Okay. Kapag naging ganun ang nangyari, hindi na po ngayon mapangangatwiran ng SSS dahil nailagay na po natin sa batas yung exception. Sa ngayon po, tama sila kasi wala naman po talagang sinasabi yung present law that we can exempt these types of workers rendering services in the employ po of religious organizations. Am I correct, Madam Legal Officer from the SSS? Attorney Galong, please answer the query of Congressman Marcoleta. Yan ang maganda kay Cong Marcoleta, no? Talagang pinaglalaban niya lahat ng karapatan ng mga tao. Nakikita naman natin mula sa Meralco. Di ba kung ano yung mga nakikita niya, mga butas? Eh talagang inuusisa niya. Yan ang importante sa mga tulad nila Cong Marcoleta, no? Sana dumami pa yung mga katulad nila na talagang pinaglalaban talaga yung karapatan ng mga Pilipino. Mr. Chair, the PL62 amend the portion section 8J of RA 8282. However, Mr. Chair, RA 8282 has already been repealed by RA 11199 or the Social Security Act of 2018. So, I don't think that can be done. Hindi siya inamend. Dinagdag lamang yung sinasabi mong law, attorney, kung papansinin mo. The enabling law is still 8282. Kung mapapansin mo ron, there are only four exceptions. The bill simply seeks to add another one. So kapag po napagtibay natin, with the help of the chairman, na naisama po natin these types of employees, hindi na po tayo magkakaroon ng debate, attorney. Yun lang po yung sinasabi. Ayun, natating na po ngayon ang video na nagbula kay Pinas Balita TV. Ayan, na napakinggan ngayon natin si Cong Marcoleta. Na sana si Cong Marcoleta sa next senatorial ball tumakbo at makalusot, 'di ba? Nakikita naman natin ang malasakit ni Cong Marcoleta sa ating mga sa lahat ng mga taong bayan, no? Para sa kanilang karapatan, patuloy niya ipinaglalaban, no? Kaya kayo SSS, hoy. Nako, gising. Napapaos na ako, no? Ayun, ano masasabi niyo tungkol dito, mga katunay? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.